Good day po, ka-DIY, sa ating mga kakuryente, sa ating mga electrician. Sa mga nauna ko pong video na ipakita ko kung paano po gumawa ng incubator box. Na ipakita ko rin po kung paano po mag-terminate at i-wiring ang ating mga electrical and electronics devices. In this video, matututunan naman po natin kung paano po ang mga functions and settings ng ating timer at thermostat. So, watch this! So ito po mga ka-DIY, ito po yung ating thermostat at ito naman po yung ating timer. Sa mga ka-DIY po pala natin hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po and click the notification button para lagi po kayong updated sa aking mga videos. So una po natin pag-aaralan is itong ano itong mga buttons nandito sa ating thermostat. So unang-una is itong on-off button natin, of course para gamitin para sa activation and deactivation ng ating thermostat. And then itong letter S, ito po yung ating set button para naman po ipakita sa ating display ang mga functions natin from F1 to F4. And then meron din tayong arrows up and down used to lower and increase our set values. So okay, atin na pong i-on ang ating thermostat. So ayan mga ka-DIY, na-on na po natin ang ating thermostat. Itong temperature po nakikita natin sa ngayon sa display is yung temperature po sa loob ngayon ng ating incubator. So, ano natin gagawin? Press and hold ang set button for about 3 seconds para ilabas po sa ating display ang mga functions F1 to F4 using the arrows. So, sa F1 po muna tayo. Press po ang S ulit. And then, press po natin ang S together with the arrows. Para po may increase or lower po natin ang ating set values para sa temperature na ating gustong iset. So mostly ginagamit natin is 37.8. And then press po yung on-off button para masave po ang ating settings. So muli po, press and hold po ang ating set button for about 3 seconds. And then arrows para po sa F2. Then set button. Ang F2 po natin is ang ating difference set value. Ibig sabihin po, so naglagay po tayo ng 0.6 dito. Ibig sabihin kapag ang ating set goal temperature ay 37.8, mag-o-off po ang ating lights and fan. And then kapag umabot po ng 37.2, mag-o-on naman po ang ating lights and fan. So yan po ang purpose ng ating difference set value. So again, press and hold ang set button and then F3. Itong F3 po naman is ito po yung ating compressor delay time. So, 0 na lang pong ilagay muna natin dito kasi ginagamit natin ito sa ating cooling, sa ating refrigeration. And then again, press and hold set button. And then sa F4 po tayo. Ang F4 po naman natin is yung ating temperature calibration. Ang purpose po nito, kapag naglagay po tayo ng ating talagang verified na thermometer at meron siyang difference, so pwede nating i-adjust using our temperature calibration. So, eto na po mga ka-DIY. Itetest na po natin ang ating thermostat base po sa ating mga settings na ilagay kanina. So, eto. Sa ngayon po, nasa 33.6 pa lang po ang ating temperature sa loob ng ating incubator. So, ang gagawin po natin, ididikit na lang po man natin itong sensor sa ating bulb para mas madali po nating ma-reach ang 37.8 na isinet natin sa ating thermostat. So, ayan po. Makikita natin, tumataas na po yung ating temperature. So, hintayin po natin itong umabot hanggang 37.8. So, dapat pag umabot siya ng 37.8, mag-o-off na po ang ating lightings at fan. Okay, nasa 37.4. So, titingnan po natin. Dapat mag-off po itong lights at fan natin pagdating po ng 37.8. So, ayun. Saktong-sakto po, 37.8. Nag-off nga po ang ating light and fans. And then, yung set difference po natin is 0.6. So, dapat mag-on naman po siya ng 37.2. So, yun. Nag-on nga po ang ating lights and fan. So, okay. Gumana po ang ating thermostat.
Ito naman po mga ka-DIY ang ating timer. So siya naman po ang ating ipoprogram sa ngayon. Bago ang lahat, huwag po natin kalimutan na i-switch on ang ating automatic switch para po mapagana ang ating sign timer. So mapapansin po natin may mga buttons po rito na nakalabel po ang week, hour, minutes, seconds, clock, program, manual. And then itong maliit na to na may letter R, ito po yung ating set button para po ma-reset ang lahat na nakaprogram sa ating sign timer. So click lang po ito. So ayun, nag-reset na po ang ating timer. So ngayon ang gagawin natin is kailangan nating i-update ang ating day and then yung ating oras. So sa ngayon is Wednesday. So kailangan nating i-set lang po ang ating press and hold yung clock and then yung week. Lagay po natin sa Wednesday. And then isunod natin is ating yung actual time po natin sa ngayon. So ang actual time po natin sa ngayon is nasa 8:32 p.m. po. So 8:32 p.m. Ang format po ng ating sign timer is 24 hours format. So pag 8:32, ibig sabihin nasa 20:32 tayo. So press and hold lang po itong clock and then hour set natin sa 20. So yan. And then itong minutes ng 32. Okay? So ito po yung ating real time sa ngayon. Mga ka-DIY, meron pong nakalagay dito na manual. So ano po ang purpose nito? Of course, para i-manual po natin ang ating egger tray sa kanyang pag-ikot. So ito po makikita natin. Once na pinindot po natin itong manual natin. So ayan, makikita po natin nag-go on po ito. So ayan. Umikot po ang ating egger tray. And then kung gusto nating i-rotate sa kabila, pindot lang po natin ulit. So check po natin kung mag-o-off po siya. So yan, manual po natin. Yun, nag-off siya. And then makita natin, gumalaw po ang ating egger tray sa kabila. So yun po ang purpose ng ating manual. Mga ka-DIY, ito pong ating shiny timer, makikita po natin, pwede po siyang mag-on and off 8 times a day. So check po natin. So ayan, on po natin, 1, then 1 off, 2 on, 2 off, 3 on, 3 off, 4 on, 4 off, 5 on, 5 off, on off, 7 on, 7 off, 8 on, and 8 off. So, kaya niya pong mag-on-off ng 8 times a day. So, okay mga ka-DIY. Ngayon is, lalagyan na po natin siya ng program para matesting po natin kung talaga pong gagana ang ating sign timer. So, ang gagawin po natin, gagawa lang po tayo ng program na lalagyan lang po natin ng 1 minute interval para madali po natin makita. Ang importante naman sa ngayon is mapakita ko sa inyo kung talagang magpa-function nga na maganda ang ating sign timer. So ang oras po natin ngayon is 20:44. So pwede nating iset ang ating program. So ayan. And be sure po na dapat naka-on and then naka-auto po siya. So pwede nating ilagay na 20:47, mag-on siya. And then off at 20:48. Okay. And then, program 2, on ulit at 20:49. And then, mag-off siya ulit ng 20:50. So, ayan po muna ang ating program.
para lang po may pakita sa inyo kung talagang gagana po na maganda ang ating sign timer. So okay, hintayin po natin maging 24/7, so kailangan mag-on po ang ating sign timer. Makita nyo po pag nag-on ito, mag-iilaw po yung ating indicator light sa itaas. And then, titingnan natin kung gagalaw nga ang ating eagle tray. So, ayan po, meron po tayong 3 seconds. Pag nag 24/7, ayun, 24/7, makikita nyo po, nag-on po yung indicator light ng sign timer, and then, nag-move po ang ating eagle tray. So, gumana po siya. And then, hintayin po natin, pag naging 24/8 naman ito, nag-off po ang ating sign timer, and then, dapat, iikot din, pabalik naman, ang ating eagle tray. So, tingnan po natin. Ayan, pag nag 2048, so kailangang mag-off ang ating sign timer. So, okay. Ayun, nag-off po ang ating sign timer. And then makita natin, nag-move po ang ating eagle tray. So gumagana po ang ating sign timer. So based po sa ating program kanina, kailangang mag-on siya ulit ng 2049. So, i-witness po natin ulit kung talagang mag-on pa siya. And then, gagalaw po ang ating eagle tray. Ayan, tinan po natin mabuti itong indicator light. Ayun, nag-on po siya ng 2049. And then, nag-move na naman po ulit ang ating eagle tray. And then, last po. Sige, tingnan po natin ang ating program na dapat mag-off po siya ng 2050. Tingnan po natin ulit ang ating indicator light. So, mag-off po siya ng 2050. Ayun, nag-off nga po at exactly 2050. And then, nag-move na naman po ang ating eagle tray. So, success po. Gumagana po ang ating thermostat at ang ating timer. Additional information lang po sa ating mga ka-DIY, mga kakuryente, sa ating mga ka-electrician, ito pong ating thermostat ay may napakagandang features po ito. Itong cooling po natin is importante rin po ito. Kasi once po na ang ating relay ay hindi na po nag-release sa kanyang pag-contact, dire-diretso na po kasing gumagana ang ating ilaw at ang ating fan. Ang ating pong relay, mga ka-DIY, siguro sa mga naka-experience na rin, may mga certain limit lang po yan sa kanyang pag-contact. May mga pagkakataon po na hindi na po siya nag-release. So, ibig sabihin, kapag hindi nag-release yan, dire-diretso na pong maandar ang ating fan at saka ang ating lights. So, tumataas po ang ating temperature. Ngayon, ang maganda dyan, itong ating cooling, since may sinet tayong difference set value na 0.6, ibig sabihin, kapag 37.8 and then tumaas pa siya ng 38.4, mag-on po ang ating cooling. So paano po ang ating gagawin? Kailangan po nating magdagdag po ng isang relay para po kapag not on itong si cooling, tri-trigger niya po ang coil ng ating relay para i-open po ang contact and then ma-open na rin po ang ating circuit. So mag-off po ang ating lights and mga fans. Okay po mga ka-DIY, ito po ang topic natin on next video, DIY Incubator Complete Wiring Diagram po.